Ngayong malapit na yung pasukan, ayan, naisip kong gumawa ng video na mag-a-apply sa mga estudyante. Especially ngayong online, di ba? Kailangan meron tayong mga specific na mga tech. Kaya sa video na to, magre-recommend ako sa inyo ng mga tech na dapat natin bilhin or maybe na dapat meron na tayo para maging mas maayos yung ating pag-take ng mga klase. So yung unang-unang tech na dapat na meron tayo, medyo given na to, ano? Pero yun yung mga cellphone natin. Pero hindi ko siya binanggit para lang masabi na dapat meron tayo. Pero dapat maisip natin na yung cellphone natin, hindi lang siya yung basta na meron kang phone na pang call, pang text, yung mga basic things. Yung cellphone na meron tayo ay dapat capable siya makapag-multitask, hindi siya masyado nagbabagal, at yung battery niya, umaabot siya ng buong araw. Sa mga Android phones, nare-recommend ko na yung storage ay hindi bababa sa 64 at yung RAM niya ay hindi bababa sa 4GB. Para kahit umalis ka sa app, pag binalikan mo yung app, hindi siya yung magko-close agad. Sa iOS naman, medyo ganun din. Kung naka-iPhone ka, tapos alam mo naman na mabilis malobat yung cellphone mo, subukan din natin bumili ng mga mumurahing Android phones dahil usually meron dyan mga 5,000 or 6,000 pesos. Pero yung battery niya ay mga 5,000 mAh din. So napaka-okay siya pang mga online class kasi hindi kayo maghahanap palagi ng charger para lang magamit mo ng tuloy-tuloy yung cellphone mo. Yung susunod naman na kailangan meron tayo bilang isang estudyante ng online class kung nasan tayo ngayon ay meron dapat tayong headphones o kaya earphones or earbuds na pwede natin gamitin during online class. Kasi usually kapag nasa online class tayo, mahirap din kung lalo-lalo na wala naman tayong sariling kwarto, pang online class, o nasa sala lang tayo ng habang nagkaklase, maganda na meron tayong earphones para yung focus natin ay nandoon fully sa klase na kung nasaan tayo. Kasi the more na focus ka sa klase mo, the more na may masasagot ka sa exam mo. Yung pangatlong tech naman na dapat meron tayo ay laptop. Ito medyo nasa mamahaling part na to ng mga tech, ano. Pero ito yung napakahalaga at napakalaki ng ambag once na nagkaroon ka nito. Ang laki ng tulong nito sa mga everyday online class mo. Kasi pag naka-laptop ka, mas magagawa mo yung pag-multitasking, madami kang pwede makita sa screen, at madali makapag-type ng mga mahabang dapat isulat tulad ng mga essay o mga assignments kasi meron kang dedicated keyboard na kung saan pwede ka mag-type. Kung nag-iisip kayo bumili ng laptop, I recommend na yung storage ng laptop nyo ay minimum na 256 at yung RAM naman ay minimum mga 8GB. Yung 4GB sa panahon ngayon, medyo hindi nakaya eh. 8GB, okay pa. At yung processor sa loob ng laptop ninyo, I highly suggest na yung minimum spec na meron yung laptop natin ay Core i5 kung Intel. Para hindi ka masyadong nahihirapan sa online class mo. Meron mga ganyang klaseng laptop sa halagang mga 20,000 or mas mura pa pag mga second hand. Medyo mahal pa rin siguro siya, pero kung iisipin mo naman yung kagandahan ng pagkaklase mo, napaka worth it nito. Hindi lang sa pag-aaral mo, pero bilang long-term investment sa'yo mismo, sa mga lahat ng gagawin mo hanggang sa nagtatrabaho ka na. Yung last naman na nare-recommend ko na tech ay power bank. Teka Wesley, ba't kailangan ko ng power bank? Eh nasa bahay lang din naman ako, diba? Pero usually kasi sa atin, dumarating yung time na parang yung mga saksakan natin, yung mga extension, mga outlet, ay napupuno ng mga iba't ibang mga dapat isaksakan dahil di lang naman tayo yung nag-iisa sa bahay. Kaya I recommend na magkaroon tayo ng power bank kasi minsan kahit napuno na yung mga outlet sa ating mga bahay, meron pa rin tayong pagsasaksakan ng ating mga cellphone just in case na malobat o kailangan ng extra na juice. Dahil nasabi ko na yung mga kailangan natin tech bilang student, lipat naman tayo sa mga medyo unnecessary or optional. Although may mga times na itong mga tech na babanggitin ko ay mayroong specific reasons sa mga specific na course na depende sa tao, pero in general, hindi naman siya ganun talaga kahalaga. Unang-una ay hindi naman talaga natin kailangan masyadong ng iPad. Kung nagbabalak ka na bumili ng iPad o ng kahit anong tablet, I highly suggest na bili na lang natin ay laptop dahil mas marami kang nagagawa sa laptop mo. Sa iPad kasi, once na bumili tayo ng iPad at gusto mo siyang gamitin sa pag-aaral, for example, kailangan mo ng pagsusulatan na digitally, iPad, pwede yun. Kaso lang, magagastos ka pa ng extra na pera para sa Apple Pencil. Kung gusto mo naman mag-type ng mga mahabang documents sa iPad, gagastos ka na naman ng extra na pera para sa keyboard. At yung mga extra na yun na mga kailangan mong idagdag, wala ka nang iisipin na ganun kapag laptop na mismo yung binili mo. Although sa laptop, di ka naman nakakapagsulat sa screen, ano?
Pero kung meron naman tayong papel at ballpen, di ba? Doon na lang tayo magsulat ng mga kailangan nating ipasa digitally at pwede na natin iscan gamit ng mga cellphones natin. Kasi yung mga cellphones naman natin, medyo magaganda na yung mga camera niyan. At may mga application naman na tayong pwede i-download para mas maging maganda yung itsura ng mga picture natin sa mga papel natin. Itong susunod na tech ay siguro medyo obvious sa inyo, no? Ewan ko, sa akin medyo obvious na hindi natin masyado nakailangan. At ito yung Bluetooth speaker. Diba, sa panahon ngayon na lagi naman tayo nasa bahay, diba, kapag kailangan mo mag-present, tapos kailangan mo ng music, di mo naman gagamitin yung Bluetooth speaker. Dahil magsasayaw ka lang naman at yung music, ipapatong mo na lang sa pag-e-edit. Siguro pwede mong gamitin yung Bluetooth speaker para magpatugtog sa bahay, para mag-enjoy or mag-relax. Pero when it comes to studying or bilang estudyante, wala naman talaga siyang masyadong kagamitan na pwede nating masulit doon sa Bluetooth speaker. Kaya kung nagbabalak kayo bumili ng mga Bluetooth speaker, iwasan na lang natin at gamitin na lang natin yung extra na pera natin sa mga ibang mas mahalagang bagay. Pwede pandagdag sa budget na pambili ng laptop. At yung huli naman, siguro medyo hindi to obvious. Sa panahon ngayon, kahit naman maging online or face-to-face na class, naniniwala ako na hindi na natin kailangan ng mga USB drive or flash drive sa mga gusto maging specific dyan sa mga magbabanggit. Kahit di naman talaga binabanggit ng mga taga-Western yung flash drive na word. So sa panahon ngayon, hindi na natin kailangan ng mga USB dahil kapag gusto mo magpa-print sa com shop or sa mga pagpapaprintan, meron naman dyan mga ways na pwede mong send yung file na meron ka. Pwede mong i-send via Bluetooth sa computer ng pagsasendan mo or share it or kahit ano pa man yan na method na meron yung pagpapaprintan mo. Pwede mo naman gamitin yung cellphone mo bilang lalagyan ng file na meron ka. So kung nagbabalak ka bumili ng USB dahil iniisip mo ngayong pasukan, gusto ko maging mas masipag ako. So yung mga reviewer ko, gusto ko i-print or kung may kailangan na kung dapat ipaprint, ready ako. I highly suggest na itipid na lang natin yung pera na meron tayo at idagdag natin sa mga iba nating mga tech na kailangan nating bilhin. So yun lang naman sa video na to. I hope na nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, like nyo lang. Kung hindi, isa nyo sa ayaw nyo. Subscribe kayo at hit nyo yung bell para sa mga susunod na videos katulad din ito. Bye!